Umabot naman na sa higit 150 estudyante sa Occidental Mindoro ang sumama ang pakiramdam dahil sa matinding init at mahabang brownout. Sinabi sa teleradyo ni Assistant Schools Division Superintendent Rodel Magnaye, karamihan sa mahigit 100 naapektuhang mag-aaral sa San Jose National High School ay sumakit ang ulo, nahilo at nahirapang huminga. 7 ang hinimatay pero 2 lang ang dinala sa ospital. Kinumpirma rin sa teleradyo ni San Jose Mayor Ray Ladaga na may 11 estudyante mula sa iba-ibang eskwelahan sa bayan ang hinimatay o nahirapang huminga dahil sa matinding init dulot ng kawalan ng kuryente. Bukod sa nakaantabay na NAR sa paaralan at medical personnel at ambulansya sa San Jose na sentro ng probinsya, sinabi ni Magnaye na nagpatupad na ng adjustment ang Occidental Mindoro Schools Division Office dahil sa matinding init at mahabang brownout. Inabisuhan na ang mga estudyante na magbaon ng tubig at magdala ng komportabling damit. Inirekomenda na rin sa mga pamunuan ng paaralan na ilimita ang mga klase at mga papasok tuwing alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon kung kailan pinakamainit. Dahil dito inagahan ang pasok ng mga mag-aaral at hapon na magsisimula ang ikalawang shift. Alternatibo rin sa ilan ang modular learning. Pwede na rin magsagawa ng klase sa open spaces pero ipinagbawal ang outdoor activities. Humihingi kami ng mabilis ang pagtugon sa nararanasan namin dahil sa dulo, ang epekto nito ay hindi lamang sa kalusugan, maging sa edukasyon ng mga bata. Nako-compromise yung quality ng pagtuturo namin at ang pagkatuto ng mga bata.